I-rated S. What's up mga kapamilya? Narito ang mga matitinding eksena at kaganapan sa FPJ ang probinsyano. Nakita ni Armando si Lolita na nag-aayos ng Christmas tree. Ang ganda ng pagkakaayos mo, Lolita. Sabi nito, ito na raw siguro ang pinakamasayang Pasko na mararanasan nila ngayon. Dahil sa wakas, ay napatay na nila si Don Ignacio. Mababawasan na ang puot at galit na nararanasan natin. Tama ka, Lolita. At sinisigurado ko ngayon na magiging maganda na ang susunod na Pasko. Ay kay Lolita, baka naman Armando, pagkatapos ng trabaho daw nila Mara, ay pwede ay tumigil muna sila. Ano pa bang kailangan nilang gawin? Marami na daw silang pera. At isa pa, masyado na lang silang mainit. Andyan pa si Ricardo na pinaghahanap rin ng batas. Baka pag masyado tayong nagpursige, ay madapa tayo at mawala sa lahat. At magpalamig muna tayo. Tama ka, Lolita, sabi ni Armando. Sa kabilang banda, nagising na sila James at mga kasamahan nito. Mabuti na raw at nagising sila. Akala niya, hindi na raw sila magigising. Hindi pwedeng mangyari yan, Espinosa. Hindi pa tapos ang laban natin. At hindi kami pwedeng mawala ng ganun-ganun lang. At kinamusta ni Villafuerte, si Ricardo? Kamusta na raw? Hindi niya raw alam. Pero, ginagamot na siya. Sana magkamalay na rin siya. Kaso, malala daw ang tama ni Major Opinia at General Oligario. Sana daw walang mangyaring masama sa kanila at lahat ay kayanin nila ito. Huwag daw silang mag-alala at siguradong malalagpasan nila ito. Isa daw sila sa mga matapang na babaeng nakilala niya. Ayon kay Omar, mabuti naman nagising na kayo. Kanina pa raw nag-aalala itong kasama nila. May kailangan ba kayo? Nagugutom ba kayo? Sabi nito, huwag mo na kaming intindihin, Omar. May sugat ka rin at kailangan mo rin magpahinga. Magpahinga na kayo, sabi ni Espinosa. Sabihin nyo lang kung ano ang kailangan ninyo. Samantala, galing si Cardo kay Armando dahil nagpasalamat ito sa pagligtas sa buhay nila. At ayon kay Delphine, sino daw ang Armando niyan? At saan daw nila ito nakilala? Kasama daw nila nung nasukol sila sa Hotel de Oriente. At hinahabol din sila ng pulis. Ano? Hinahabol ng mga pulis? Baka mga kriminal din yan. O di kaya sindikato. At baka daw lalo silang malagay sa alanganin. At ayon kay manager, ano man daw ang pagkatao nila, wala tayong sa posisyon para mamili ng taong tutulong sa atin. Hindi ganun kadali yun. May pinaglalaban tayong prinsipyo. Tinutuwid natin yung nakikita nating mga mali. Pero lo, hindi na tayo mga pulis ngayon. Kapareho lang natin sila. Mga dating magsasaka, inapi ng mga mayayaman at na-impluensyang tao dito sa Norte. Kaya't napilitin silang lumaban. Tama nga kayo siguro. Mga kriminal na tayo. Mga kriminal sa mata ng mga taong nakaupo ngayon sa gobyerno. Samantala, ayon kay Armando, nagkausap daw sila ni Cardo at nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanyang lolo at paniwalang paniwala sa kanilang pagpapanggap. Hawak na daw nila ngayon sa leeg ang mga agila. Pero mag-iingat ka pa rin, Armando. Huwag tayong masyadong pakampante. Matinik na pulis daw itong si Cardo Dalisay. Baka isang araw magising na lang sila, tayo na pala ang iniimbestigahan nila. Samantala, binisita ni Cardo sina Soriano at Major Basco. Kamusta ka na? Sabi nito, masakit pa rin ang tama ko, pero huwag mo akong intindihin. Kamusta si Major Basco? Nagkamalay na kanina, pero nakatulog na ulit. Ikaw, kamusta ang sugat mo? Okay lang ako, mababaw lang to. Akala daw niya, katapusan na nila. Ayon kay Cardo, hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ano man ang laban, nahaharapin natin. Tama ka, sir. Siguro nga, laging gumagawa ng milagro ang Diyos. At binisita rin ni Cardo si Major Opinia at General Oligario. Kinamusta nito ang lagay nila. Pero hindi pa rin daw sila nagkakamalay. Masyadong maraming dugo ang nawala kay Major Opinia. At sana malampasan niya ito. Huwag kang mawala ng pag-asa, Greco. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero sir, nawawala na ako ng pag-asa. Makayanin ba natin ang mga kalaban natin? Baka sa susunod na inkwentro ay hindi na tayo makaligtas. Nauunawaan kita. Pero alam kong may Diyos na siya ang gagabay sa atin. At hindi niya tayo pababayaan. Dahil alam niyang tama ang ginagawa natin. Kahit hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Alam mo, Cardo, sa kanila talaga ako humihingi ng lakas ng loob. Sa ilang beses na nating nailagay ang buhay natin sa panganib. Kasi natatakot na talaga ako. At tinapik ni Cardo ang balikat ni Greco bilang suporta at niyakap nito. Samantala, may problema daw sila sa minahan. Pinatitigil daw ang operasyon nila. Baka maulit daw ang landslide. Wala akong pakialam. Kahit marami daw mamatay. Negosyo daw ito. At sino raw ang nag-utos niyan? Galing daw ito sa office of the mayor. Kahit tinawagan niya ito. At pagkatapos nun ay ayos na daw. Basta raw sinupalpalan ng pera ay mananahimik daw ang mga yon. Tumating na ang mga kagrupo ni Mara. At pinaulan agad ito nila ng mga bala ang mga kalaban. Nagkaroon sila ng matinding bakbakan at ratratan. At hinanap ni Mara ang target kung nasaan. At sinundan niya ito. At nakita nila itong itinatakas. Kaya sinundan niya ito. At nang makarating sila sa isang van,
at nakita niyang ipinasok ang target sa loob at tinapitan niya ito at binaril ng harapan. Sa kabilang banda, habang nakipaglaban sila Samuel ay biglang dumating pa na isang grupo. Hindi na raw nila ito kakayanin, kaya't kung pwede ay tumakas na sila. At nagdesisyon si Samuel na sumakay na at tumakas na sila at naiwan itong si Mara. At itong si Mara ay inahabol ng dalawang armado at nakipaglaban pa ito nang mapadaan itong sasakyan ni Aurora. At nakita niya ito at hindi na kayanan ni Mara at bumagsak ito at tinutukan ng baril. At bumalik itong si Aurora at sinagasaan itong armadong lalaki. At agad itong bumaba sa kotse at pinuntahan si Mara. At dahil sa walang malay itong si Mara, ginigising niya ito. Niligtas kaya ni Aurora si Mara? Abangan natin at tutukan mga kabinsyano ang matitinding eksena. For more updates at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share para ma-update kita sa ang EPG ang probinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.